Pinaninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang posisyon na walang jurisdiction ang ICC o International Criminal Court sa Pilipinas. Pero bukas sa Pangulo na pag-aralan kung dapat bumalik bilang miyembro ng ICC ang bansa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasciente. Kasunod ng paghahain ng ilang kongresista ng resolusyon na nanghihikayat sa pamahalaan na makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC para imbestigahan ang war on drugs ng nakaraang administrasyon, iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na simple lang naman ang issue. Anya, hindi dapat manghimasok ang mga dayuhan sa pagdidesisyon sa kung sino o ano ang dapat imbestigahan. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Hindi naman siguro tama 'yon. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. May pulis naman tayo, may NBI naman tayo, may DOJ tayo. Kaya nila yung trabaho niyan. And that's really where the conflict is. Bagaman naiintindihan naman umano ng Pangulo ang hakbang na ito ng Kamara, may mga bagay pa rin anyang dapat ikonsidera, lalo na ang jurisdiksyon at soberanya ng bansa. As I have always said, there are still some problems in terms of jurisdiction and sovereignty. Now, if we can solve those problems, then that would be something else. But medyo fundamental yung mga question na ganun eh. Because if you're talking about the sovereign jurisdiction of the ICC, especially since we have withdrawn from the Rome Statutes a few years back, that brings into question whether or not this is actually possible. Pero bukas na nga ba ang kasalukuyang administrasyon na maging miyembro muli ng ICC? Giit ng punong ehekutibo. There is also a question, should we return under the fold of the ICC? So that's again under study. So we'll just keep looking at it and see what our options are. 2019 nang kumalas ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. Isang taon matapos simula ng tribunal ang investigasyon nito sa War on Drugs campaign ng Duterte administration. Kenneth Pasciente, para sa Bayan.